Ano yung compound interest? Sa simpleng salita, yung kita doon sa tinaya, kung ikaw ay nag-i-invest, doon sa tinaya mo, sa kapital mo, yung kita, pinagkakakitaan mo pa. Kaya, kadikit ng compound interest, almost synonym, is reinvesting yung interest na una mong kinita at yung mga susunod na kikitain, you continue to earn on interest upon interest upon interest. Ang epekto tuloy, exponential growth. Compound interest is not equal to exponential growth. Compound interest, over time, ang resulta, exponential growth. Ano yung hindi exponential growth? Yung lateralized simple growth, one over the other. 1 plus 1 is 2. 2 plus 1 is 3. 3 plus 1 is 4. One step at a time. Exponential, 1 plus 1 is 2. Plus 1 is 5. Plus 1 is 8. So, mabilis exponential in growth. To have some appreciation and we can somehow get an idea what we mean. Compound interest versus simple interest. Okay? The black is the simple interest. Halimbawa, may parehong tao, black and green, 100,000 investing in the same instrument at the same time in the same investment period, 30 years. The same earning rate of 6% hindi a month, a year. 6% a year. Dun sa isa, sa una, yung in black. Yung kita na 6% ng 100,000, 6,000 pesos. Okay? Every year, kinikita niya yun. And every year, hindi niya nare-reinvest, winiwithdraw niya, malamang ginagastos niya. Or, sabi niya, para masigurado ko na yung kita, i-withdraw ko na yung kita na 6% ng 100,000 or 6,000, lagay ko na sa ilalim ng unan ko. At least nandiyan na yung 6,000 pesos ko. Tumakbo ang tatlong dekada, 30 years, hindi siya nag-withdraw ko sa 100,000, kinukuha niya lang yung 6% a year or 6,000 pesos. Ang total earnings niya after 30 years, pagtingin niya sa ilalim ng unan niya, dahil kapag kinukuha niya yung 6,000 pesos, nilalagay niya sa ilalim ng unan, meron siyang 180,000 pesos. 6,000 times 30. Kasi 6,000 a year times 30 years, 180,000. Yun ang nasa ilalim ng unan niya. O, babalik pa yung 100,000, yung original amount na in-invest niya, sumat total, after the exercise, meron siyang 280,000. Now, sa compounding, now you see the difference. The exponential growth. Yung unang kita na 6,000, hindi winidraw, ni-reinvest at dinagdag doon sa original amount. Kaya on the second year, 106,000 na ang gagamitin at mag-a-apply yung 6%. Dito kasi sa itim na hindi compounding, on the second year, 100,000 ulit, doon ulit i-apply yung 6%. Dito sa compounding, on the second year, hindi na sa 100,000. Sa 106,000 na, i-apply ang 6%. So, ang kita niya na on the second year is not just 6,000. 6,360. On the third year, hindi na sa 100,000 i-apply ang 6%, kundi doon sa 106,000 plus 6,360, i-apply na yon sa 112,630. So, on the third or fourth year, 119,000 na siya. Pataas na pataas. Hindi niya kinukuha every year. So, the same period of 30 years, ang total earnings niya, 474,000 plus the original amount of 100, total of 574,349. Compared to
kinukuha at hindi nire-reinvest, 280,000 lang suma total. So more than times 2 ang epekto or the power of compounding in this example. Now, paano pag ang ginawa ay parang alkansya, 1,000 pesos a month. Pareho, itong dalawang tao na to, 1,000 pesos a month. Parehong nag-umpisa in the same period. Pareho ang pinaglagyan, nagbibigay ng 6% a year. Yung itim lang, the one on the left of, on my left, looking at my screen, earns 720 pesos a year. Pinupull out niya yung kita every year. 720 times 30 years is 21,600. Yung nailabas niya na galing sa pulisya niya na 1,000 pesos a month times 12 months times 30 years, 360,000 lahat ang lumabas sa kanya. Ang kinita lang ng 360,000, 21,600. Kaya in this exercise na walang compounding, 1,000 pesos a month, iniipon, pagdating na isang taon, 12,000, ini-invest, earning 6% a year, 381,000 lang. On the other end, yung green font, same amount, same period, same rate, pero nire-reinvest kasi gustong ma-take advantage yung compounding effect. Yung total na nalabas, pareho rin, 360,000. But the earnings is 645,000. Doble na doon sa nalabas. Doon sa sum total, bottom line, sa 1,000 pesos a month lang, 6% a year in 30 years. Kung ikaw ginawa mo to rough when you were 20 years old. Before you reach my age, I'm 51 now, turning 52 next month. O, abangan nyo yun, next month. Merong malaking happening sa practical at sa feasibilities. Birth month ko yun. Before you reach my age, Raph, if you started this at age 20, when you turn 50, meron ka ng 1 million. Wow. At maraming paraan para kumita ng 6% a year, compounded. You will have, mathematically dictates, 1 million. 5,620. Compared dun sa pag hindi tinitake advantage ang compounding effect, diba? Mahigit kalahati. More than 2.5 times less at 381,000 lang ang pera. Ang laki ng difference. Ang laki ng difference. Para sa mas marami pang kaalamang pinansyal at balita tungkol dito sa KSK SMP Co-op, mag-subscribe na kayo dito sa aming YouTube channel. I-click nyo lang ang subscribe at ang notification bell para maging updated kayo sa bawat video na aming i-upload.